nakakatoy mga kapalaran, yan po ay sadyang mga gabay lamang. Well, according to Master Hans Kuwa, sana nag-enjoy natin mga ka-RSP. Pero ito naman, ngayong umaga, isa na naman pong prestigyosong kaganapan ang ibabahagi sa atin kung saan makakasaksi tayo ng kamangha-mangha at iba't ibang uri ng pagtatanghal mula sa mga mahuhusay na manlilikha at artista. Kaya naman, para magkaroon tayo ng malalim na kaalaman tungkol dyan, makakasama natin ngayong umaga si Representative Christopher De Venecia para bigyan tayo ng detalye tungkol sa Sandbox Fest 2023. Good morning po and welcome po sa Rise and Shine Pilipinas, Kong. Good morning everyone, mga RSP, Diane, and Prof. Fifi and Audrey sa inyong lahat. Hi Kong, good morning. Ano po ba itong Sandbox Fest 2023 at ano po ba yung mga aasahan ng publiko sa pagbabalik po ng Sandbox Fest ngayong taon? Yes, so ito ay isang festival ng mga play or mga pagtatanghal. Ang Lungs at ang Every Brilliant Thing ay mga play na isinulat ng isang kilalang manunulat na si Duncan Macmillan from the UK. Ginawa namin ito dati in 2018 at noong 2019. Pero magkahiwalay siya. And then 2020, ibabalik namin siya sa Sandbox Fest. 2020 kaso, syempre after nung first weekend namin, medyo na-pandemic. So, na-shutdown yung production. And akala namin mga isang buwan, dalawang buwan, pero actually it was 3 years na walang theater. Pero ngayon, we're very happy to say na nagbalik na siya. And talagang pakakaabangan ng ating mga tagapanood, ng ating mga audiences, ang mga palabas na ito. Wow, so syempre we have this, again, Every Brilliant Thing and Lungs. So, can you tell us more about this play, sir? Yeah, so yung Lungs, it's a two-hander, meaning dalawa lang silang aktor sa entablado. It's about a young couple na yung lalaki na bring up yung prospect kung magkaroon ba sila ng anak. And then nagkaroon sila ng napakahabang conversation kung tama nga bang mag-anak sa panahon kung saan yun nga, grabe yung global warming, grabe yung kaguluhan sa mundo, yung ekonomiya, hindi masyadong mataguyod, mahal mag-anak. And basically, it's a conversation between two people that spans a whole lifetime, but all of that packed in 90 minutes. So, kakaiba siya. And ito ay directed by Kaisa Borromeo at starring Reb Atadero, Sab Jose, Brian C., and Justine Peña. So, yan yung Lungs. And that will be Act 1 nitong Twin Bill. Okay. Yung Act 2 is Every Brilliant Thing. Ito ay tungkol sa isang babae na kumbaga ikikwento niya yung buhay niya at lahat ng mga pinagdaanan niya with her mom. And kasi yung mom niya may pinagdadaanan, no? Merong mga mental health issues na parang sa kagustuhan niyang makatulong sa kanyang ina, ay gumawa siya ng listahan ng bawat bonggang bagay or every brilliant thing there is about the world. And hopefully, yung listahan na yon ay may inspire yung kanyang ina para magpatuloy sa buhay. And so, nakakatuwa tong play na to because it's interactive. Mag-isa lang yung aktor, gaganapan ito ni Kaki Teodoro at ni Teresa Herrera. And nitong darating na Hulyo ay papasok na or jo-join na sa cast si John Santos. Wow. So it's very exciting kasi it's interactive. So yung audience natin ay parte ng pagkikwento ng storya ng Every Brilliant Thing. So dapat ready silang sumabak sa entablado at magkaroon ng audience participation, kumbaga. Kamusta ba, sir, yung preparation nila? Because I believe, syempre, ito po ay isang inaabangan po ito ng lahat. Can you tell us more about the preparation of our artists, yung mga casts po natin? Yes, so kakatapos lang ng aming opening weekend nitong June 17 and 18 sa
Kagandahang Palad, sold out po ang aming opening weekend. Nagsipuntahan ng mga madla. And talagang pinaghirapan po ito ng mga isa't kalahating buwan. Pero actually, yung journey nitong Sandbox Fest, parang tatlong taon nga eh. Because like I said, 2020 pa to sana, kaso na shutdown. And really, akala namin hindi na ito mangyayari, hindi na siya matutuloy. But we're so happy na nakabalik na ang teatro at marami na ulit ng mga palabas tulad nito. At talagang yung kwento at yung mensahe ng yung resilience, yung hope, yung pag-asa, yung pagkakaroon ng isang platform or forum kung saan yung mga tema tungkol sa, you know, climate change, sa mental health ay finally napapag-usapan na. I understand 3 years nawala po ang Sandbox because of the pandemic and now babalik na ito. Nagkaroon po ng opening weekend. Kamusta po yung naging reception nito sa mga manonood at ano pa po ba yung mga dapat asahan din ng ating mga ka-RSP dito sa dalawang plays or acts na ito, sir? Yeah, so sobrang naging maganda yung feedback dun sa apat, actually anim, kasi we had dalawang press preview nung Friday, Saturday and Sunday. Dun pumasok yung public audiences namin. Sobrang ganda ng feedback. Tumitingin ako sa teatro kasi very intimate lang yung space, no? Mga 130 to 140 audiences lang per show. And tumitingin ako talagang nagpapahid ng luha, lahat ng mga nanonood, humahalakhak, tumatawa ng malakas. Especially dun sa mga, kasi next tingin na yung katabi mo, yun na rin yung actor or yung magiging artista sa show. And then minsan hindi mo alam, ikaw ka na rin sa audience. Kailangan mo maging tatay, kailangan maging joke ng artista, kailangan mo maging doktor. So, nakakatuwa, and that is the magic of theater. Yung lahat magkakasama sa isang kwarto, lahat umiiyak ng magkasama, lahat tumatawa ng magkasama. And napakagandang mga palabas itong every brilliant thing at lang sa dapat talaga tangkilikin ng ating mga ka-RSP at ng ating mga manonood. And of course, we're all very excited and looking forward to feel different emotions dito po sa mga plays na ipapalabas on their Sandbox. Sir, for those viewers who are interested, please do invite them. Saan ba sila makakakuha ng tickets? Yes, so yung tickets po namin ay nasa Ticket World. Maaari lamang mag-log on kayo sa kanilang website. Pwede nyo ring bisitahin ang aming Instagram at Facebook pages, The Sandbox Collective. Or sa Instagram, it's The Sandbox Co. Nandun po yung mga detalye ng mga bumili ng show, kasi yung ibang mga show po ay sponsored at may mga bumili para sa kanilang mga fundraising initiatives. And mangyari lamang na kontakin kami para dun sa aming mga palabas mula this weekend, kakatapos lang, hanggang sa July 15 ay inyong mapanood ang Sandbox Fest 2023 featuring Duncan Macmillan's Lungs and Every Brilliant Thing. Grabe, kabang-abang yan. At syempre, sana po makabisita rin yung mga cast and production dito sa Rise and Shine Pilipinas Live. Again, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng detalye tungkol sa Sandbox Fest 2023. Representative Christopher De Venecian na 4th District ng Pangasinan. Again, thank you so much po and stay safe, Kong Kong. Thank you so much.